Mamaya na kasi may tao pa. Wait. May tao pa dyan saan? So, hindi natuloy ang pagpunta ko sa bukid kasi bagyo. Yes. So, buti na lang dito, hindi naman ganun kalakas yung hangin. Hindi ganun kalakas yung ulan, parang hinungaw lang ba. Leyte daw ang ano ang pinakasentro. Manood ako ng news pamaya. And ito na yung kambing. Na niluto ng inay. So ang kanin ko muna ngayon mais. Mais ito daw galing sa bukid. Lambot na lambot yung laman ng kambing. This is the different version of Madam Wakwak. Kung si Madam Wakwak ay magandang maganda sa paningin, kung magandang maganda si Madam Wakwak sa inyong paningin, na maganda naman talaga dahil, ako naman yung kabaligtaran. Itong lahat na nakita nyo ngayon, galing to kay Madam Wakwak. Thank you so much for this. Itong headdress na to, itong turn na to eh. Ang eyeglass. Bakit this video ginaya ko sa Madam Wakwak? It's because marami ang natulong niya Madam Wakwak sa amin. Dito sa lugar namin. Yung palaging pagpunta niya dito. Nakatulong siya sa amin. Kasi unang-una, bumili siya ng aming native chicken. At siguro, hindi na mabilang kung ilang native chicken na ang nabili ni Madam Wakwak. Harap ng bone marrow. Hindi lang native chicken yung binili niya dito. Bibingka. Nagdala siya ng bibingka sa Amerika. At suka. At saka ginamos ng katmon. Para ibenta niya sa ibang bansa. Kaya malaki ang naiambag ni Madam Wakwak sa aming ekonomiya. Kaya, thank you so much. Madam Wakwak. Kaya, Madam Wakwak ang peg ko ngayon. Hinihintay ko lang talaga ang time niya. Yung pamamalagi niya dito ba is mahaba.
para makapunta siya sa bukid. At ma-experience niya ang aming bukid. Tamang-tama ang kambing. Hindi siya matanda. Kasi ang bilis niyang lumambot. So, maulan pa rin sa labas. Kaya, cancel ang pagpunta ko sa bukid. Baka mamayang hapon. Wala ng ulan. Pero kahit walang ulan mamayang hapon, hindi ko pa rin ituloy pagpunta sa bukid kasi madulas yung daan. Baka mahirapan kami. Kaya, stay at home na lang. Ingat din kayong lahat kasi lalo na sa Leyte. Leyte daw. Manood ako ng balita later. Para malaman ko kung saan yung malakas. Dito ako kumain kasi may bisita yung mother. May bisita. Sobrang lambot ng ano. Na pagkaluto. May mga tao na ayaw kumain ng kambing. Kasi meron naman talaga siyang ano, meron siyang nasasabi natin na amoy. Pero para sa akin, yung amoy niya is katamtaman lang naman. Yung amoy niya is okay lang sa akin. Yung iba may, yung iba ayaw talaga nila yung amoy. Kaya respeto natin yung mga iba na talagang ayaw nila ng amoy ng kambing. Ako okay na okay lang yung amoy. Ang pinakagusto ko talaga sa party ng kambing is yung ulo, yung nilagang ulo. Tapos lagyan mo ng sampalok. Sarap ng sabaw. Ito yung bone marrow. Kinuha ko siya. Ang sarap ng sabaw ng ulo at paa ng kambing. Tapos tamang-tama lang yung asim. Ako hindi ako mahilig sa maasim na sabaw. Pero pag ulo ng kambing, sarap. Kaya abangan ninyo ang pagbalik ko sa bukid baka bukas. Wala ng ulan. Kunin natin yung mga bone marrow. Kasi collagen to. Kaya Madam Wakwak, excited again to be back. Babalik si Madam Wakwak next year. Kasi may flight na naman siya sa Cebu. And gusto niya matulog dito for one night. So that's all. Stay safe everyone. Lalong-lalo na po sa mga lugar na malakas yung hangin.
kasi nga may bagyo sa ibang parte ng Pilipinas. Dito sa amin, ulan lang. And thank God, hindi malakas yung ulan at hindi malakas yung hangin. So once again, stay safe and Merry Christmas. God bless. Bye. Ay, sa mga nagtatanong pa na kung magkano yung manok, yung buong manok, 380 ata yun. 380. Basta yung presyo niya nag-range from 350 to 380 pesos. Depende sa laki. Kasi native talaga yun. O yun. Pero alamin ko, kasi hindi ko nakita, nagbayad lang ako nung pumunta ako sa JR. Tapos hindi ko natiningnan yung magkano yung sukli. Pero i-confirm natin kung magkano talaga. At i-ano natin yung mga iba't ibang native chicken restaurant sa amin para ma-compare natin, no? Thank you so much. Bye. Ingat and stay healthy always. Bahala ano to?